Welcome back mga ka-righteous one. Ang vlog pala natin ngayon yung kung ano yung mga difference ng mga regulator na to, yung mga ginagamit natin sa mga M-gas, LPG, gasol. So itong apat na klase na to, explain ko kung ano yung mga pinagkaiba. So para hindi tayo magkamali ng pagbili, para pag just in case na nangailangan tayo, kasi minsan bibili na tayo ng tangke, mali tayo ng mabibili ng gas regulator. So sa vlog natin i-explain ko yung mga difference sila, kung ano yung tamang paggamit na rin. So una sa lahat, ito yung ganitong klase ng regulator. Mapapansin nyo naman is meron siya ritong parang nozzle. So ito yung dito yung ini-insert. So ito nga pala yung na-explain ko na una, is yung pang gasol. Ganito yung type nya. Ito yung ini-insert na lang dun sa may pinaka-tanke. So ilulubog natin to. Pag nilubog natin, maglalak yun, may tutunog. Pag tumunog yun, yung nasa tanke, ibig sabihin nakalak na siya. So pagtanggal naman is ikailangan natin itong i-baba. Iaangat natin ganyan, para pag gusto natin tanggalin. So ito yung adyasa nung lakas nung yung labas nung gas. So yun, yun ang pinagkaiba nung ito yung sa gasol, yung gantong design. So papakita ko sa inyo para hindi kayo magkamali. So ganito yung pinaka ilalim niya pang gasol. Tapos ito yung maraming mga brand to, tsaka kulay, pero ang pinakaiba lang, ang isa lang yung sa ilalim. Ayan. So punta naman tayo rito sa pangalawa, is yung ito yung tinatawag na pang M-gas na regulator. So mapapansin nyo may thread siya. So ito kasi may gasket. Ito yung pumapasok doon, kinoconnect doon sa M-gas, sa tangke. Itong regulator na to is pang M-gas. So ang volume regulator, ang regulator na kailangan natin is ganito, yung may roscas. So ito yung pumapasok doon sa may tangke natin na may roscas. Share ideas lang. Yung iba kasi para malaman kung may singaw o wala, kung naka-insert na to, nilalagyan nila ng sabon. So pag naka-insert na yan, naka-install na, pag may bumubula, ibig sabihin may singaw yung tangke nyo. So kapag wala namang singaw, walang bumubula, walang singaw yun. So share ideas lang. So ganito lang yung difference nung pinagkaiba nung sa gasol at saka sa pang M-gas, yung may thread sa gilid. So maraming kulay to, maraming brand, pero iisa lang sila ng thread sa gilid. Iisa lang sila ng sukat, kumbaga standard. Sa pa-insert na naman ng hose, standard lang, iisa lang sila katulad nito. So merong ano, merong pang isang klase nito. Yung ganito, mapapansin nyo is parehas na parehas lang sila. Ang pinagkaiba, meron siyang tinatawag na gauge. Ano ba ang purpose nitong gauge? So dito nalalaman natin is kung halimbawa, tsaka meron siyang safety, si yung may gauge tas may safety, pero parehas lang sila. Ito kasi yung unang lumabas. So ito yung pinaka mas latest. So dito kasi pag nagbukas ka ng gas, automatic lalabas na yung gas niya. So dito pag nagbukas ka ng gas sa tangke, hindi pa lalabas agad yung M-gas, na yung gas di pa sisingaw. So need natin talaga na pindutin to. So pag pinindot mo yan, tumunog, lalabas yung gas. So dun pa lang mismo magsi-start pa lang mag-apoy yung kala natin. So pag kapag binatay naman natin yung gas natin, tapos natin na magluto yung gas stove, so aangat yan. Automatic. Maglalak siya uli. Ngayon, kapag binuksan natin uli yung tangke natin, ini-heat natin, inon natin, binuksan natin yung gas stove natin, walang lalabas na gas hanggat hindi natin to pinipindot. Yun ang advantage nito para sa safety natin. So itong gauge naman pala is nalalaman naman natin is kung wala nang empty na yung ano natin, yung tangke natin.
So kapag may lumabas kasing ano diyan na gas, eto itong pinaka pula na to, pumapalo 'yan. Kapag may lumabas na gas. So yun ang difference nun. So malalaman naman natin kapag yung tangke naman natin is wala ng laman is ito. Binuksan natin, hindi siya papalo. Itong gauge na to. So para sa akin napakaganda nito kasi meron siyang safety. Para sa akin ito yung safety niya. Kasi kumpara naman dito pag nagbukas ka ng gas, direct na siya sa gas tube. O-open ka na lang. Halimbawa may mga bata, itong gamit natin. Kasi minsan ng bata naiwanan natin naglalaro ng apoy. Compare dito, hindi nila alam. Pinipint to. Pag binuksan natin yung gas tube, doon pa lang i-start na mag-apoy. So, kailangan pindutin to. Hanggat di pinipindot, kahit anong pihit natin sa gas tube, hindi siya mag-i-start mag-apoy. Yun ang advantage na itong may gauge tsaka meron na itong kulay gold na to. So, punta naman tayo rito sa pang-apat. So, ito, walang ibang pinagagamitan na ito. Ito yung mga ginagamit na rin sa mga, diba, nagbi-business tayo ng mga karinderiya, yung mga malalaking gas na binibili na natin, is, ito yung kailangan natin. Ito yung advisable. Kasi ito, pang high pressure to. Itong gantong type. So, itong ganito, hindi siya uubra doon sa mga malalaking tangke. Yung nag-height siguro ng mga 5 feet, 4 feet, yung mga tangke natin. So, ito yung advisable. Mapapansin mo naman, kapag bumili ka, sasabihin mo, pag pumunta ka sa mga tindahan, sasabihin mo lang yung regulator na pang high pressure. Ito kasi ginagamit lang ito for gas only. Hindi siya pwedeng gamitin dun sa mga hangin. Pang gas lang talaga siya. Advisable siya. So, ganun rin ang difference. Ang advantage lang na ito, yung salak niya, is kaya niya mag-hold ng pressure. Wala talagang sisingaw. So, dito naman, standard lang naman yung sukat ng thread niya. Same dun sa mga unang pinakita ko na pang M-gas, na ganito. Tapos, itong labasan ng hose is standard din. Pero dito, yan. Iisa lang sila. So, additional ko lang pala, mga ka-radius 1, yung bibili tayo ng hose. Ito kasi yung pang heavy duty. Meron siyang, halimbawa, hindi siya nangangat-ngat ng daga. Ito yung makapal. Meron siyang nylon sa loob. So, compare kasi sa isa, mga ka-righteous one, itong orange na to, meron din namang iba't ibang kulay. Ito kasi rubber type. Ito po, pwede siyang mangat-ngat ng daga. Para sa akin, mas maganda tong isa, is makapal, tsaka mas matigas siya, tsaka hindi siya basta-basta mangangat-ngat ng daga. Compare dito, malambot. Ito, marami namang klase nito na iba't ibang kulay din. Pag bibili kayo, sasabihin nyo lang yung hose para sa M-gas or gasol. Sabihin nyo yung nylon type. Kasi yun yung quality para sa akin, makapal. Kasi ganito yung ginagamit ko. So, yun lang mga ka-righteous one. Hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo sa YouTube channel namin para mas updated kayo sa mga videos namin. And don't forget to click the notification bell para kapag may ilalabas kaming video, mapanood nyo agad para updated kayo. Yun lang mga ka-righteous one, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na to.